We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Gospel of Saint Mark. A man named Simon of Cyrene, the father of Alexander and Rufus, was coming from the fields, and the soldiers pressed him into service to carry the cross of Jesus. Mga kapatid, sa pamagitan po ng kwento ng ikapitong istasyon, ipinapakita sa atin na ang dialogue na gaganap if we are open to opportunities. Gustong-gusto natin na ang buhay po natin ay orderly, maayos, according to plans, may malinaw na plano, may malinaw na patutunguhan, para bang isang script na maayos. Ngunit hindi ito ang tunay na kwento ng buhay. At ito po ang naganap kay Simon of Cyrene. Dumadaan lamang siya. Ang gusto niya ay makauwi ng mabilis. Nang daanan niya ang prosesyon ni Jesus patungo sa Kalbaryo. Ang tunay na gusto niyang gawin ay magpahinga at sabi nga dito, siguro magkaroon ng bonding kasama yung kanyang mga anak na si Alexander at si Rufus. Subalit, alam niyo po, kahit ang kalikasan nagpapakita sa atin, hindi palaging sunshine. May storms, may spells, may surprises. We have just to make the best of the spaces, the opportunities. Kailangan marunong tayong mag-adjust. At alam niyo po, sa ganitong paraan, maraming dialogue ang nagsisimula sa mga tinatawag natin na unplanned encounters. Serendipity ang tawag po nila sa Ingles. At kadalasan itong mga hindi mamplinanong pagkikita, nagsisimula ang pag-uusap, nagsisimula ang pag-aayos, nagsisimula ang reconciliation. Saan mang lugar, anumang panahon. Maaring ang isang tingin, ang isang malit na smile, o isang handshake. Dahil doon, nagkakaroon ng pagbubukas ng Espiritu. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, kung papaanong si Simon binuksan niya ang sarili upang tulungan ka sa iyong krus, sa gitna ng kanyang sariling gustong gawin, let our hearts and our minds also learn to open to the flow of your Spirit. For your Spirit blows where it wills. Let our hearts and minds open to opportunities of encounter and dialogue.
Help us, O Lord Jesus, to be sensitive to light moments that can be spaces for us to break barriers, to promote reconciliation and peace, to reach out in human solidarity. Amen. Lord Jesus, crucified, have mercy on us. Atanui paris ka anak ko ba? Dagiti kapatadam akas ken ka. Thank you.